Alright, good day sa inyo mga par. Welcome back sa ating YouTube channel. At saka, shout out sa mga gustong mag-alaga ng parakeet or lovebirds. Gustong mag-start sa pag-breed. So, ito is para sa inyo itong video na ito. Kung paano mag-breed ng parakeet lovebirds. So, kung ano mang ibon na nais na gusto ninyong i-breed. Kahit paano makakatulong itong video na ito para sa inyo. Okay mga pa, tara, akyat tayo dito taas. Let's go! Yarahan! Okay mga pa, dito na tayo sa ating ibunan. So mga pa, kung hindi nyo ako masyado naririnig, please gumamit kayo ng earphone or headset, okay? Tapusin natin itong video na to dahil i-update ko kayo mamaya sa mga breeder natin. Kung sino na merong itlog at kung sino na yung merong mga inakay, lalo na si Simang. Yan. Hindi na masyado naglalabas sa nest box niya. Pagkakalam ko may itlog na to, so sabay-sabay tayong makakasaksi kung meron nga ba talaga siyang eggs na nililimliman sa kanyang nest box. Okay mga par. So simulan na natin paano mag-breed ng parakeet lovebirds o kung ano mang lovebirds na gusto ninyo. So yun. Yan nga pala. Kung meron kayo nakikitang ano dito, mga picture, yan yung mga bumili sa akin ng mga ibon. Okay? Ang cattle bone, mineral black, hand-feed na parakeet. So yun. Shout out sa mga nakikita yung mga picture dyan. Okay? So simulan na natin sa pag-breed. So syempre, kailangan natin sa umpisa is yung una-una. Syempre, breeding cage or double cage or single cage. So yun, ito yun, double cage. Kung ako sa inyo, mamaya explain ko sa inyo kung bakit gusto ko sa double cage kaysa sa single cage. Okay, mamaya explain ko sa inyo. So ang number one to cage, kailangan natin ng cage, double cage pang breeding ha. Tapos pangalawa is nest box. Yan, nest box. Ito, nest box. Yan. Para saan ba yan? Ano ba purpose ng nest box? Yan sila nag-iitlog, yan sila nag-iilim-lim para sa pag-iinakay nila. Ang sukat nito sa mga parakeet na nest box is ano, 6x6x10. Kung medyo lumaki dyan ng konti, okay lang din. Walang problema katulad dito. Hindi kayo sa atin yung Mr. Kanlapan. Yan. Medyo mas malaki sa 6x6x10 yan. So, okay yan. Maganda yan. Medyo malaki ang nest box. Maraming itlog. Maraming inakay. So, depende yun sa mga breeder natin. So, yun. Pangalawa na yung nest box. So, pangatlo, ceramic pot or clay pot. Katulad dito. Nalagyan ng patukan nila. Yan. Ceramic pot or clay pot. So ako mas gusto ko is ceramic pot. Kasi mas madali itong linisan kaysa dito. Kasi pag ito naiputan, medyo nagkakaroon ng mga mancha-mancha. Saka matagal ito matuyo kung huli linisan nyo ito ng tubig. Kahit punasan nyo, medyo matagal pa. Hindi tulad dito, pagkalinis nyo rito, okay na. Pupunasan nyo lang, okay na. Pwede na agad ibalik sa loob ng cage. Tapos, ang ating pang-apat ay water feeder. So, water feeder, importante. Lahat naman importante na sabihin ko ah. Ito, water feeder or itong water feeder na to. Ayan. So, meron ding water feeder na wala ko nun eh, kasi ayoko yun eh. Yung para siyang tub, yung nilalagay dito sa may dorm nila. Kasi dun sila naliligo. So, kung gusto nyo ganun, okay lang. Pansamantala. Pero pag may itlog na yung ano nyo, yung mga breeder ninyo, is alisin nyo na yon. Hindi sila pwede mabasa once na nadilimlim na, kasi mabubugok ang itlog. Kasi basa ang ibon, maglilimlim. Pag naglimlim, mababasa ang itlog, mabubugok, sayang. So water feeder talaga ang mas kailangan sa mga breeding bird natin. So yun, ano nga ba ito? Water tuber. Okay, water tuber. Next is cattle bone. Yan. Cattle bone.
tsaka cattle bone tsaka mineral block. So, mineral block. Ayan. So, meron tayong video kung ano bang kung anong benefits ito sa mga ibon natin, ha? Scroll down nyo lang, makikita nyo doon. Mineral block or mineral block or cattle bone. Okay? Ayan. So, parehas importante ito. Kaya, dapat maaari sana meron tayo nito parehas sa ating breeding. Next naman natin is yung ibon na. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Hanggat maaari sana, kung may budget, naka-double feeds kayo, buod sa naka-double feeds kayo, syempre, dalawang pares na kunin nyo. Para once na nagkaroon sila ng inakay, yun yung gagawin yung breeder ulit. So, yung anak nito is pag i-pair nyo, paparis nyo sila. Diba? Huwag kayong magparis ng magkapatid kasi hindi maganda kalalabasan ng size ng parakitin nyo. Medyo maging maliit lang. Hindi siya katulad ng mga ibon natin na to. Ito yung tinatawag na big size. Ganun. Okay. Tapos, ano pa ba? Kung nga pala dito sa ano, sa double cage, sa mga cage, kung marunong naman kayo gumawa ng cage, sige lang, mas mabuti, mas makakatipid kayo. Okay. Kung may budget para sa pambili nito, bibili. Pero kung may budget din kayo para sa pagpapagawa ng cage nyo, DIY, mas okay. Okay. So, yun. Okay. So, doon naman tayo mga par sa ano, sa alagaan yung parakeet o lovebird, tatlo yan. Merong force pairing, banded pair, or proving pair. So, ang proving pair is may issue na yan. Hindi na natin alam kung nakapag ilang itlog na yan, nakapag ilang hatch na yan, kung nakapag ilang clutch na yan. So, yun. May issue na. So, yung pagdating sa inyo, hindi na natin alam kung gaano lang katagal ang haba ng buhay nila o kung makapagpaipipa ba sila ng marami, makapagpaipa ba sila ng marami. Tapos, so, yun, ang proving pair. May issue para sa akin, ha? Alam niyo naman yan siguro. O, banded pair. Yan, ang banded pair, kunwari, sa akin kayo bumili. So, ang in-out ko kasi is banded pair. So, pag pinuha ko sa flight cage, pag in-out ko yung pagbinenta ko, is banded pair. Sila yung laging magkasama sa loob ng flight cage. Kung sila yung nagsusubuan, laging magkasama sila, lagi sila magkadikit, ganyan-ganyan, yung babae talaga na yun, yun ang magandang papunta sa inyo. Okay? Kung sa pet shop naman kayo bibili, babae, lalaki, ang pipiliin nyo dahil depende sa kulay ang gusto ninyo. So, yun ang tinatawag na force pairing. Yan. So, maghihintay pa. So, lahat naman yan, banded pair or force pairing, maghihintay pa kayo ng 5 months para mas makita nyo, mas maging close pa sila. Okay? Ganun. Ang banded pair naman, is maghihintay din kayo ng 5 months para ilagay sila sa sa breeding cage. Ganun. Tapos 6 to 7 up months pwede na silang mag-mate lang. So yun. So yun ang maganda. Kaya maganda sa parakeet, ito yung mas mabilis gumamit kaya sa mga ibang lovebirds natin. So example kay si Mang. Diba? Alam na karamihan yan. 10 itlog, 10 ang binuhay, isa lang ang bugok. Ganun kadaming na ilabas ni si Mang na inakay. Okay. So yun lang mga par. Mag-update tayo ngayon sa mga nest box natin. Kung sino yung may itlog, kung sino yung may inakay. So yun. Let's go. Simulan natin dito kay Snow. Okay, Snow. Nandiyan pa yung sinyang anak ko. Hindi pa pumababa ng ano. Nest box. Yan. Sana. Yun. Meron siyang 4 na itlog mga par. Pwede pa tayo dito sa kabila. Kay Shadow. Shadow. Uy, may 4 din siyang egg. Nice.
Eyeshadow. Next. Okay, si Mang. So, silipin natin si Mang. Hello, si Mang. May itlog na. Oh, ayun. Dalawa. Ang dalawa yung itlog niya, mga par. Hi, si Mang. So, sana mag-fertile na yung mga itlog niya. Huwag na sana maulit yung nakaraan. Oh, thank you, si Mang. Tayo kay Iskang. Hello, Iskang. Ayun, may egg na si Iskang. Isa. Nice. Tapos ito kay Pasing. Hello, Pasing. May egg. Oh, may dami. 3, 6, 7, 8 eggs. Wow. Nice, Pasing. Sa may eggs mga par. Ayan o. Snowy. Hi, Snowy. Wow. Ang dami niya ng inakay. Ilan na yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Tapos may dalawang itlog pa yan. Kasi 8 yung itlog niyan eh. So natatabunan pa. Okay. So yun, nakita natin na sila. Alright. Meron na naman tayong pang hand feed. Ah, 7 na pala pangapar. 7 na. Ayan. 7 na. 7 na yung ang kanyang inakay. Tapos may isang egg pa ron. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. Ayan. Kapita nyo. 7. Alright. Oh, so, yun mga par. Nakita nyo na yung ating mga laman ng mga ating mga nest box. May shoutout muna ako. Shoutout sa pamilya ko na nasa Northern Samar. Asawa ko, anak ko. Iingat kayo. Huwag kayong masyado magdadagat. Lalo kayong iitim pag uwi nyo dito. Mga kain ako. Okay, sige. Happy birthday din pala sa aking biyanan. Kay Mamay. At sa kapatid ng asawa ko, si Nanay Elsa. Happy birthday sa inyong dalawa, mag-ina. Sa mga pinsan ng mga anak ko, Suhin, Pamangkin, at sa mga bayaw ko dyan. At sa kay Bayod sa Isla, shoutout sa iyo. Shoutout sa YouTube channel mo, Bayod sa Isla. Sana bumalik na yung ads mo. Okay? So yun mga pa. Good day sa inyo. And God bless. Subscribe, please. Subscribe and like.